Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Felix. Taong 1955, Santa Ynez, Rizal. Maraming bumabalot na hiwaga sa mga kabundukang malapit sa Santa Ynez. Araw-araw, palagi siyang nakakarinig ng mga usap-usapan ukol sa mga lugar na yon. Subalit, kahit naisin naman niya yung puntahan para makita ng personal, alam ni Felix na hindi yun basta-bastang mangyayari dahil sa kanyang mga responsibilidad. Kung hindi kasi siya magtatrabaho, walang kakainin ng kanyang asawa at ang walo niyang anak. Dahil sa ganun niyang sitwasyon, kaya na may pinipili na niyang isantabi ang mga bagay na gusto niya talagang gawin. Kahit papaano, kontento na rin siya sa mga istoryang ibinabahagi ng mga katrabaho niya. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang ganoong buhay ni Felix. Buong maghapon nasa bundok siya, abalang-abala sa pagsasaka. Kapag nagpapahinga naman, kausap niya noon ang kanyang mga katrabaho na ang tanging paksa lamang ay ang tungkol sa mga maihiwagang bundok ng Santa Ynez. Noong una, wala naman doong gaanong nakakapukaw ng atensyon niya, pero matapos niyang malaman ang tungkol sa istorya ng isang bundok na nag-aalipin ng mga tao, doon na siya unti-unting naintriga. Base kasi sa salaysay ng katrabaho niya, kada isang buwan, merong mga nawawalang tao sa mga karatig baryo nila. Ang mga taong yon na sinasabing nawawala, natatagpuan sa bundok na yon na masayang namumuhay sa isang maliit na sitio ng mga aswang. Dagdag pa ng mga taong minsan ang nakarating doon, tinatawag yun ang karamihan na sitio Banaag. Pagtatapat din ng saksi na kapag sumasapit ang kagat ng dilim, paisa-isa nang nagsisikumpulan ang mga taong naninirahan doon upang umakyat sa tuktok nito. Sa oras din na narating na nila ang lugar na kanilang pupuntahan, maghihintay sila roon ng ilang oras hanggang sa bumaba na mula sa kalangitan ang mga nilalang na merong daladala ng mga tipak ng karneng hinihintay nila. Kapag nakuha na yon ng mga tao sa sitio Banaag, agad din naman yung bababa ng bundok at doon na magtatapos ang kanilang gagawin para sa araw na yon. Walang makapagsasabi kung ano ang kanilang ginagawa sa mga karne, gawa ng wala namang nakakita sa kanilang nagluto nito o kumain. Basta ang ginagawa lang nila roon, tinitipon nito, tapos ipinapasok sa isang malaking lagusan ng yungib na malapit sa sitio. Ang tao ring nagdala ng mga karne, hindi na nakakalabas sa lugar na yon. Bagaman marami ang umiikot na kwento, ukol sa sitiyong tinatawag nilang Banaag, iisa lang ang tumatak noon sa isip ni Felix at yon ay ang pagmamalabis niya na mapuntahan ang lugar. Ano man kasi ang naninirahan sa yungib, paniguradong hindi ito pangkaraniwan. Napag-isip-isip din niya na maaaring may nakatagong kayamanan sa lugar na yon. Kahit hindi niya aminin, aminado siyang kaya siya nakikinig sa mga ganoong uri ng kwento dahil sa kagustuhan niyang makaahon mula sa kahirapan. Magmula noong nalaman niya ito, marami na siyang ginawang pananaliksik upang mahanap ang lugar na yon. Sa dami kasi ng bundok sa kanilang lugar, halos wala siyang kaide-ideya kung saan doon nakaluklok ang tinatawag nilang sitio Banaag. Kung si Felix ang pagpapasyahin, gustong-gusto niya na yung puntahan, subalit alang-alang sa kanyang pamilya, pinili niyang manatili. Inakala rin niyang hindi na siya mabibigyan pa ng pagkakataon, pero dumating ang isang araw na nakapagpabago ng kanyang sitwasyon.
Sa pagsapit ng Nobyembre noong mismong taong ito, bumisita yung pamangkin niya na naninirahan sa Karatig Baryo. Dalawang buwan yun doong nanatili, kaya na may palihim naman yung kinausap ni Felix ukol sa nais niyang mangyari. Alam niyang hindi yun tututol sa kanyang hangarin, kaya na may saabot ng kanyang makakaya, pinili niyang isikreto ang mga napag-usapan nila. Kapalit naman ang kanilang kasunduan ay ang pagbigay niya sa kanyang pamangkin ng kanyang isang buwang sweldo. Mahirap man ito para sa kanya, pero sadyang desperado na talaga siya noong mga panahong yon. Dalawang araw bago sumapit ang araw ng kanyang pag-alis, mariin naman niyang kinausap ang kanyang pamangkin ukol sa mga bagay na kinakailangan nitong gawin. Para kasi hindi siya mapaghinalaan ng kanyang mag-ina, kinakailangan nilang magkaroon ng plano na hindi nito makikitaan ng butas. Inaasahan kasi noon ni Felix na labis yung ikakagalit ng kanyang asawa sa oras na malaman nito ang gagawin niya. Isang hapon, matapos naman niyang magsaka, agad namang dumating sa palayan ang kanyang pamangkin. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman niya yung kinawayan habang paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan nito. Hindi naglaon, nang makalapit na yon sa kanya, masaya naman yung umupo sa gilid ng pinagsasakahan niya. Makalipas pa ang ilang minutong pananahimik, minabuti naman ni Felix na magtanong na sa kanyang pamangkin ukol sa naisip nitong dahilan. Sa pagtitiga naman nilang dalawa, napangisi lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng: "Pasensya ka na, tiyo. Wala talaga akong maisip na rason. Si Chahin kasi, masyadong mahigpit. Sinubukan ko na magpaalam sa kanya na bibisita ka sa bahay namin, pero hindi pumayag. Ayaw niya ring magpalipas ka ng gabi sa ibang bahay, kaya wala na talaga akong maisip na paraan. Kayo, meron ba kayong naiisip?" Nang marinig naman ni Felix ang sinabi ng pamangkin niya, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot doon ng: "Inaasahan ko na talaga yan. Ganito na lang. Sabihin mo, isang linggo kong sunod-sunod na gagabihin. Marami ka mo kami ditong gagawin. 10 oras na ako uuwi, tapos napakaaga naman ang pag-alis ko sa bahay namin. Bahala na, basta pumayag siya, yan ang ating plano. Ako na lang ang mananagot kapag hindi sa atin umayon ang lahat." Matapos naman yung marinig ng kanyang pamangkin, napangiti lang naman ito habang tumatango. Maya-maya pa, minabuti naman nilang umuwi na gawa ng napapansin na nila ang pagsapit ng gabi. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang pangkaraniwang buhay hanggang sa hindi naglaon, doon na nasipat ni Felix ang pagdating ng mga mamumundok na kanyang sasamahan. Bale, tumigil yun sa kanilang baryo ng isang gabi upang bumili ng mga pangangailangan nito. Yun na rin ang naging hudyat para sa kanya na maghanda. Pagtungtong naman ang araw ng pag-alis nila, pilit naman siyang pinagtakpan ng pamangkin niya. Kahit papaano, napaniwala nila sa rasong yon ng kanyang asawa, kaya na may sa pag-alis niya, hindi na siya noon ganong nag-alala. Habang tinatahak nila noon ang daan, paulit-ulit naman siyang binabalaan ng kanyang mga kasama. Ayon sa leader ng pangkat nila, pupunta sila sa Sitio Banaag dahil meron silang hinahanap na tao. Hindi nila isusugal ang kanilang buhay sa lugar na yon kung wala naman sila doong pakay. Dagdag pa nito na, siguraduhin lang niya na hindi siya magsisisi sa kanyang pasya dahil anuman ang mangyari sa kanya, hindi na nila yon kasalanan. Unang-una, sariling kagustuhan niya ang pagsama sa mga ito. Matapos naman yung mailahad ng leader ng grupo, napatingin lang naman yun sa kanya
habang nagwiwi ka nang... Baliw ka rin pala eh, no? Isipin mo, maraming taong umiilag doon. Pero heto ka, wala ka roong hinahanap, tapos gustong-gusto mo rong pumunta. Hindi ko alam kung marami kang problema o gusto mo lang talagang mamatay ng maaga. Dahil sa sinabi nito, tumawa lang naman si Felix habang sumasagot sa lalaking yun ang... Maikli lang ang buhay. Itutuon ko ba ito sa pagtatrabaho? Di man sa mayabang ako, Manong, pero swerte ako sa sugal. Tiwala ako na kahit sa sugal ng buhay, dala ko rin ang swerte ko. Matapos naman niya yung mailahad, lahat ng anim niyang kasama, walang ibang nagawa kundi ang tumitig sa kanya. Bagaman hindi yun nagsasalita, bakas sa pagmumukha ng mga ito, ang labis na paghanga buhat sa mga katagang kanyang inilahad. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman nilang malapit nang sumapit ang tanghali, minabuti naman nilang magpahinga para magluto ng kanilang pananghalian. Habang abala sila noon sa kanilang ginagawa, naging maayos naman ang lahat. Nagpahinga ang kanilang grupo sa gilid ng isang malawak na patag na lugar kung saan kitang-kita ang kabilang parte nito. Akala nila sila lang ang naroon, pero ilang oras pa noon ang dumaan habang nagpapahinga ang kanilang grupo, merong dumaang isang pangkat ng mga kababaihan. Binubuo yon ng mga matatanda at bata na merong daladalang mga sako. Dahil sa kanilang mga nakita, dali-dali naman nila yung nilapitan, gawa ng ang buong akala nila. Naninirahan malapit sa lugar na yon ang mga taong yon. Ngunit, nang marinig naman ng mga ito ang kanilang sinabi, harap-harapan naman itong inilahad sa kanila, ang mga katagang. Taga-Sitio Banaag kami. Makikidaan lang kami rito. Matapos nitong makapagwika, agad naman yung nagsiusad na parabang nagmamadali. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na yon pinigilan pa ni Felix buhat ng takot na nararamdaman nila. Sa pagkawala ng mga ito, pinili naman nilang mamalagi muna sa lugar sa paniniwalang baka meron pang dumaan na maaaring makapagbigay sa kanila ng impormasyon ukol sa kasalukuyang nangyayari sa Sitio ng Banaag. Ngunit, sa kasamaang palad, inabot na lamang sila ng hapon, wala pa silang nasipat na dumaan. Nang mapagtanto naman nila ito, agad naman silang nagdesisyon na ipagpatuloy na ang kanilang pag-usad. Sa kanilang paglalakad, bawat isa sa kanila ay hindi na nagagawang umimik. Alam kasi nila noon na ilang kilometro na lamang ang layo nila sa sityong hanapan ng mga nawawala. Sa pagsapit ng gabi, nagpatuloy pa rin ang pag-usad ng kanilang grupo. Kahit napakadilim sa mga lugar na kanilang nadaraanan, walang naglalakas loob sa kanila noon na magsindi ng mga sulo. Sa gilid kasi ng daan, meron silang mga nasisipat na mapupulang mga mata ng kung anong mabangis na hayop. Base rin sa mga matatandang na pagtanungan ng mga kasama niya, na sinasakmal ng mga nilalang na yon ang mga taong makikita ng mga ito na merong daladalang liwanag sa lugar. Wala silang ideya kung ano ang dahilan ng ganoong akto ng mga ito, pero malakas ang kanilang kutob na malabo ang paningin ng mga nilalang na yon sa lugar na pinagbabantayan ng mga ito. Nang mapag-alaman naman yun ni Felix, pilit naman siyang sumunod sa kanyang mga kasama kahit wala na siyang ideya sa mga bagay na pwedeng mangyari sa kanila. Pagtungtong naman noon ng alas 10 ng gabi, doon na nga nila nasipat sa paana ng bundok ang Sitio ng Banaag. Kagaya ng mga pangkaraniwang sitio,
tahimik at payak din ang pamumuhay dito. Ang pinagkaiba lang sa lugar na yon, napakadumi ng paligid at halos wala kang makitang mga sisidla ng tubig sa labas ng mga kubo. Parang ang mga taong naninirahan sa lugar na yon, pawang hindi naliligo. Marami ring nagkalat na punit-punit na damit sa daan at ang labis pa nila noong ikinakabahala ay yung mga bungo ng taong nakapatong sa bakuran ng mga bahay na kanilang nasisipat. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kahit anong gawin nila, wala silang nakikitang normal sa sitio. Ayon nga kay Felix na ultimo ang mga taong naninirahan sa lugar na yon ay parabang walang matinong pag-iisip. Sa pagsapit ng hating gabi, doon nila nasilayan ang pagsikumpulan ng mga ito sa gitnang bahagi ng sitio. Hindi naglaon, paisa-isa na nitong nilisan ang lugar para umakyat ng bundok. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Maya-maya pa, nang akmang uusad na sila papalapit, bahagya naman sila noong napatigil matapos nilang masipat ang iilang mga dambuhalang ahas na dahan-dahang gumagapang patungo sa sentro nito. Pagpulupot naman ng mga nilalang na yon sa bawat pundasyon ng kubo, bigla naman yung naglaho. Dahil sa pangyayari, napagpasyahan naman ng mga kasama niya na huwag nang lumapit sa lugar. Ang tanging nagawa na lamang nila, pagmasdan sa malayo ang mga taong umaakyat patungong tuktok. Hindi naglaon, nang makarating na ang mga ito, bigla na lamang nanlaki ang kanilang mga mata matapos nilang masaksihan ang pagbaba ng mga nilalang mula sa isang napakakapal na ulap. Paglalarawan ni Felix sa mga ito para yung mga anghel na kulay itim. Hindi niya mawari kung mga tao pa ba yon, pero base sa kanyang mga nasipat, naniniwala siyang hindi yon nagkakalayo sa mga aswang. Pagkaraan pa ng ilang segundong kanilang pagmamasid, nasipat naman nila ang pagkulay pula ng ulap na siya namang naging hudyat para sa mga nilalang na yon na bumalik papataas nito. Maya-maya pa, sa muli nitong pagbaba sa ulap, meron na yung mga daladalang karne ng tao. Ang iba sa mga karneng yun gumagalaw pa, at ang iilan naman, pawang mga buo pa. Pagkuha naman ito ng mga taong naninirahan sa sitio Banaag, dali-dali naman yung bumaba upang iimbak ang mga karneng kanilang nakuha. Sa pagdating ng mga ito sa kanilang sitio, agad naman nila yung ipinasok sa isang kubo at kasabay nito ang mabilis naman nilang pagpanhik sa kanilang mga tahanan. Nang makapasok na ang bawat isa sa mga taong yon, nasipat naman nila Felix ang muling pagbaba ng mga ahas mula sa pundasyon ng mga bahay nito. Matapos ang mga pangyayari, doon na nila napansin ang pananahimik ng lugar. Dahil sa kanilang mga nasaksihan, napagpasyahan naman nilang doon na magpalipas ng gabi. Medyo nababahala rin kasi ang iilan sa kanila, lalo pat ramdam na ramdam nila ang panganib na umiikot sa kabuuan ng lugar. Manoy Andro, hindi pa ba tayo aalis? Pwede pa naman ho tayong umatras, di ba? Bukas na lang natin puntahan ng sitio. Walang makakagalaw sa atin dyan kapag tirik na tirik ang araw. Wika ni Felix sa pinuno ng kanilang pangkat. Nang marinig naman yon ang kanyang kasama, agad naman itong gumapang papalapit sa kanya habang pabulong na sumasagot ng, "Tama ka. Hindi nila tayo magagalaw kapag umaga. Pero sigurado ka ba? Hindi nila tayo babalikan sa pagsapit ng gabi. Kung gagawin natin yan, hindi lang ang mga buhay natin ang ilalagay natin sa panganib. Makinig ka lang sa sasabihin ko, para din naman yan sa ikabubuti mo."
Dagdag pa nito na, marami na siyang nakitang ganoong pangyayari sa mga karatig baryong napuntahan nila. Pagtatapat pa nito sa kanya, marami nang nakakaalam ng tungkol sa baryong yon, pero ang karamihan sa mga ito ay bigla na lamang naglaho kasama ang kanilang mga pamilya. Sabi-sabi ng mga tao na kakakilala sa pamilya ng mga biktima, meron silang nasaksihang dalawang lalaking pumanhik sa bahay ng mga ito magbabandang alas 6 na ng gabi. Pagkatok ng mga taong yon, nasipat nilang meron ng daladalang gamit ang mga padre de pamilyang nangahas na pumasok sa Sitio Banaag ng umaga. Pagkaalis ng mga taong yon, hindi na nila ito nakita pa. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalong nagkaroon ng takot ang mga taong nakakaalam ukol sa istorya ng sitio na halos dumating na sa puntong ni pangbanggit sa pangalan nito, mariin na nilang kinakatakutan. Ayon pa rito na, isa yon sa mga dahilan kung bakit sa paglipas ng mga taon, mas lalong kumukonte ang mga taong nakakaalam ukol sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Felix ang sinabi ng lalaki, agad naman siyang napatahimik dala ng takot na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa noon ang lumipas, nang mapagtanto naman nilang medyo ligtas naman ang lugar, minabuti na nila doong magpahinga pansamantala. Subalit, kahit anong pagpupumilit nila noong matulog, halos hindi nila yun magawa. Sa pagsapit ng sumunod na araw, doon pa lamang nagpasya ang kanilang grupo na bumalik na sa baryo na pinanggalingan nila. Niminsan, hindi na nila doon sinubukan pang manatili sa kadahilan ng malakas ang kanilang kutob na kapag ginawa nila ang bagay na yan, maaari sila roong mamatay lahat. Bago pa man sila makalabas sa lugar ng Sitio Banaag, meron silang nasipat na dalawang lalaki sa may bandang hangganan nito. Paglapit naman nila rito, agad naman yung napayuko habang nagwiwika ang isa sa mga ito nang: "Ito na ang huling babala sa inyo. Bumalik pa kayo. Hindi na namin kayo palalabasin. Ano man ang nakita nyo rito, iwan nyo. Kapag meron kaming narinig na masama laban sa amin, kayong lahat ang unang pagdududahan namin. Sige na, alis na habang wala pang nakakakita." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung naglakad pabalik ng sitio. Pagsilay naman doon ni Felix, dali-dali naman nilang tinahak ang daan hanggang sa hindi naglaon, milya-milya na ang layo nila sa lugar na yon. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon pa lamang sila nagkaroon ng magandang pahinga. Kahit alam nilang malayo pa sila sa baryo, sinulit na nila ang gabing yon upang maikondisyon ang mga katawan nila. Nagkataon naman noong meron silang nahuling baboy ramo sa lugar, kaya na may hindi na sila gaanong nag-alala para sa kanilang makakain. Isang araw pa noon ang lumipas, awa naman ng Diyos, nakauwi na itong si Felix. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatna naman niya ang kanyang asawa na abalang-abala sa pagtatrabaho. Bigla naman yung lumapit sa kanya habang seryosong nagtatanong kung bakit napauwi siya ng maaga. Base kasi sa pamangkin niya, isang linggo silang magtatrabaho sa sakahan ng isang buong araw. Matapos naman yung marinig ni Felix, napangiti lang naman siya habang dahan-dahan yung niyayakap ng mahigpit. Maya-maya pa, nang makapag-usap na sila, nagmamadali naman siyang bumalik sa sakahan para hanapin ang kanyang pamangkin. Upang maging makatotohanan ang kanilang palusot, kahit wala na sila doong gagawin, pinilit nila doong manatili hanggang sa sumapit ang alas 9 ng gabi. Ganon at ganon ang kanilang ginawa na siya namang naging katanggap-tanggap
para sa asawa niya. Sa paglipas pa ng mga buwan, nabalitaan na lamang noon ni Felix ang pagkawala ng isa niyang kasama noong pumunta sila sa Sitio Banaag. Base sa salaysay ng mga kadugo nito, gabi bago maganap ang pangyayari, meron yung inilahad na istorya na merong kinalaman sa lugar na yon. Hindi naman nila ito gaanong pinansin, pero lingid sa kanilang kaalaman, yun na pala ang magiging huli nilang pagkakataon na yon ay makausap. Kung saan-saan pa nila ito hinanap, pero hindi na nila yon natagpuan. Ang mas nagbigay pa sa kanila noon ng matinding takot ay noong mabalitaan din nila ang pagkawala rin ng pamilya nito. Matapos naman yung malaman ni Felix, mas lalo pa siyang nag-alala para sa sarili nilang kaligtasan. Upang hindi na sila madamay pa, hanggat kaya niya, pinili niyang ibaon sa limot ang karanasang yon. Pero alam niyo ba, na bago mamatay itong si Felix, inilahad niya sa kanyang anak ang tungkol sa istorya ng nakakapangilabot na Sitio Banaag. Okay, opinion ko sa kwento. Sobrang bitin na bitin ako rito, no? Pero hindi natin masisisi yung naging desisyon ni Felix tsaka nung mga kasama niya. Partida, medyo halang nakaluluwa na yung kasama ni Felix, pero nung dumating sila dito sa sitio na to, atras silang lahat. Diba? Kasi sino ba namang hindi matatakot, no? Isang buong sitio yun ng mga aswang. Tapos kapag may mga taong nawawala, doon hinahanap. Diba? Tsaka yung enkwentro nila dun sa nagbabagsak ng karne ng tao. Grabe, sobrang kilabot ko dun. Parang nanggagaling pa sa ulap eh. Alam ko, meron tayong ganyang kwento rito, yung nakalimutan ko lang yung title eh. Pero may ganyan talagang nilalang na nasa ulap. Alam ko, yung setup pa nun, parang nasa Palawan yun eh. Diba? Yun agad yung pumasok sa isip ko. Pero kakaiba yung itsura nito. Kasi yung nandun sa Palawan, parang mga kalansay na yun eh. Dito hindi eh. Parang anghel na may hahalin tulad sa aswang na pinaghalo-halo ng kung ano-ano eh. Diba? Pero kung ako kay Felix, naranasan ko yon, grabing kilabot yung mararamdaman ko talaga hanggang sa mamatay ako. Kasi nga, parang susundan pa sila ng mga taga-sitio eh. Buti na lang, hindi nangyari yon kay Felix. So, ending natin, namatay si Felix sa katandaan. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.